The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Mga katiyats, welcome back sa ating channel. Magandang buhay sa lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Medyo broadcasting style muna tayo ngayon, mga katiyats, para maiba naman. Ang ating episode ngayon ay tungkol na naman sa napipiking mga tao nitong gold bars. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe. Click that red button, ang subscribers button. At ang aking mga giliw na subscribers, ako'y mag-shoutout muna. Shoutout kina Frederick Oquindo, Christian Luzada, Miss In Crystal Dawn, Lan Radam. Shoutout din dyan kay Jigo Gabrinius, Tating Nali Mansalay, Arnold Wapen, Maglinti, Marlo, Elben Famaran, Bonifacio Manuel. And to Nueva Vizcaya Channel, Hyacinth Octimia, Ruel Gerbero, Manuel Perez, Robert Cabunilas. And lastly, shoutout kay Pangus Sylvester Junry Malayan Nazarino, Giwango 408 RX Alipo, Madrid Jumar, Jeffer Makiran. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout, tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Ay nako mga katiyats, ilang bisis ko na bang sabihin na huwag magpasilaw sa mga kumikinang na kulay ginto na mga yan. At sa episode nito ay meron na naman tayong ipapakitang nasisilaw na naman sa mga budol-budol gold bars na yan. Ating tungayan ang istorya. Ito lamang courtesy ng DMA Channel. Ay Juander, pasok! Sino nga ba naman ang hindi masisilaw sa mga gold bar na limpak-limpak na milyon ang halaga? Kaya paano na lang kung isang araw may nag-alok sa iyo nito sa napakamurang halaga? Kakagat ka ba? Hello? Pebrero nitong taon na makatanggap ang kahuwanter natin si Joan ng tawag mula sa isang di kilalang numero. Hawak-hawak ko naman eh. Stigdo. O, mukha na naman yan. Ang nagpakilalang si Dodong Sarayan, nakahukay di umuno ng milyong-milyong halaga ng ginto sa isang bundok sa bukid noon. Ayon kay Dodong, ang numero ni Joanne na panaginipan daw ng kanyang ina at tanging siya lang daw ang makatutulong para maibenta ang mga ito. Saan ako pupunta? February 7 po, mga 6:30, tumawag siya sa akin. Kutuloy-tuloy na ang komunikasyon namin hanggang sabi niya sa akin, pinipilit niya ako na dahil maghagilap ka ng pera mo para pamasahe, para makita mo yung sample, yung gold bar. Pumunta ka dito, saan po? Sabi ko, saan po ba bandang lugar? Ang sabi niya sa akin, sa Malaybalay Bukid noon. Ang usapan at palitan ng mensahe ni na Joan at Dodong umabot ng isang buwan. Hanggang nitong Marso, mula probinsya ng Rizal, na kumbinsing bumiyahe si Joan papuntang Malaybalay Bukid noon. Kasi pag nabenta naman to, pag natulungan mo ako na ibenta natin to, magkakapera ka rin naman. Kasi sa hirap ba naman ng buhay namin, gusto ko rin kumita, malay mo kung totoo nga yun. Sabi niya, totoo today sa amin. Sabi niya, hindi ka namin lulokohin. Nagkita sila ni Dodong at dinala siya nito sa isang liblib na lugar sa bukid noon. Dito na naganap ang pagtatransaksyon. Para patunayang 100% ginto ang kanyang ibinebenta. Binaray na pa ito ni Dodong para kumuha ng maliit na tipak. Saka ibinigay kay Joan para ipakilatis kung tunay nga ba itong ginto. Ito yung sample na nanggagaling dito, na ginawa nilang, binarina nila galing dito. Pagkatapos, ito yung totoong gold bar. Kasi galing to doon sa, dinala ko to doon sa pawn shop, ang sabi 24 carats daw. Kapalit nito, humingi si Dodong ng 2,000 piso na agad namang ibinigay ni Joan dahil tiwala na raw siya sa kanyang katransaksyon. Pero para mapasakamay ni Joan ang gold bar, 50,000 piso ang hinihingi ni Dodong. Ang isang baretang gold bar daw, maibibenta ni Joan ng 6,000,000 piso. At nang malamang positibo ang ginto, bumalik si Joan sa Rizal para makalikom ng pera. At pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa bukid noon bit-bit ang 50,000 pisong panghulog sa di umano'y ginto. Dahil may bit-bit na malaking halaga, nagpasama si Joan sa kanyang kuya na taga Surigao. At sa parehong lugar, muling dinala ni Dodong ang magkapatid para ituloy ang transaksyon.
Pero sa pagkakataong yun, takot daw ang naramdaman ni Joanne. Una niyang napansin na nag-uusap ang mga katransaksyon sa hindi maintindihang dialekto. At pagkaabot na pagkaabot daw niya ng 50,000 piso, naglabasa na ang ibang kasama nitong may mahahabang itak. Pagbigay ko ng pera, maya-maya may lumabas na lalaki, may dilang itak, kunwari naglilinis-linis doon sa paligid. Tapos yung isang lalaki naman, lumabas din dito sa likuran namin ng kuya ko, may dala ring itak. Tapos maya-maya, tumayo yung kasama niya at saka si Dudong, nilapitan ako, tinanggal yung kwentas ko, tinanggal yung bracelet, hinawakan yung cellphone. Tapos hindi, nakiusap ako na baka naman pwede, hindi, pwedeng kunin yung cellphone ko kasi yun na lang ang kontak ko eh. Wala na akong kapira-pira. Bakit inabot yung ano mo ng kapatid ko, mag-alas ng kapatid ko? Ano kailangan nyo? Dahil sa takot para sa kanilang buhay, hindi na sila pumalagpa. Sa karawalang paliwanag na pinaalis sila ni Dodong. Sumunod pa rin naman daw ito sa usapan at ibinigay sa kanila ang di umano'y ginto. Sabi ko dun sa kuya ko, sabi ko, kuya, halika na. Ano, uwi na tayo? Sabi ng kuya ko, hindi, isama natin si Dodong. Sabi naman ni Dodong, hindi nga pwede bro, nasasama ako. Di, sinabi ko na sa kuya ko kasi kinakabahan na ako eh. Dahil wala nang nagawa, dumiretso ang dalawa sa Davao para kitain ang kanilang buyer. Dito na nanlumo si Joan nang malamang ang gintong binayaran niya ng 52,000 piso. Peke. Nung nilagari nung buyer sa Davao, sabi nung buyer, nanay, hindi naman totoong gold. Ano to eh, tingga lang to eh. Kasi hindi na gold ang lumabas, kundi puti. Doon na parang nawalan ako ng bumagsak ko. Sa takot, hindi na nagawang magsumbong ni Joan sa kinawukulan at dahil nakuha ang kanyang mga gamit at pera. 3 buwan siyang hindi nakauwi at nakitira na lang sa kanyang kuya na taga Surigao. Tumanggap siya ng mga labada para lang makakain. At nang makapangutang ang kanyang pamilya ng pamasahe, sakalang nakauwi ng Rizal si Joan mula Surigao nito lang Agosto. Sino bang ano na hindi mangarap na magkaroon ng ano ng pera para lang ma-solve yung mga lahat na problema. Nung una, medyo nagagalit ako kasi siyempre sa ginagawa nilang panluko sa akin. Pero sa ngayon, medyo sabi ko naman, Diyos na ako ang bahala. Ayon sa mga otoridad, biktima si Joan ang tinatawag na gold bar scam. Mga natives na may na-discover na gold sa kanilang paghukay o kaya sa isang kuweba. At sasabihin sa iyo ng nitibo, wala silang kaalam-alam tungkol dito. Ang gusto lang nila ay paano ba nila maibibenta ito at magkakaroon sila ng halagang pwede nilang pang tustos sa pang-araw-araw. Kasi palalabas hindi nila nagugutom sila at hindi sila mga aral na tao. Dapat daw mag-report agad sa kinaukulan ang mga biktima ng ganitong scam. Nang sa ganun, hindi na sila makapambiktima pa. At sana ang video ito ay magsilbing aral sa mga taong madaling masilaw sa ginto. Isipin ng 100 beses bago magpag-deal sa mga budol-budol ng gold bars na yan. Ako'y magpaalam na may the fortune be with you guys. And don't stop chasing for that gold dreams. Paalam! I'll see you on my next videos.